second dose na ng vaccine namin. And time check is mag-6 a.m. Inagahan namin kasi nung last time, sobrang daming tao dun sa second dose. So, kailangan nating mauna. Tapos, naghahanap kami ng pharmacy kasi, syempre, alam nyo naman, ang lola nyo may PCOS, laging delayed. Eh, tinatanong kasi yung last menstruation visit mo. So, kung sasabihin ko na October 4 pa huling nagkaroon, pinag-tune ako ng November 4 kung maximum of 1 month. Pero yung totoong buhay naman talaga, nade-delayed naman talaga ako ng 1 week. So, pero para safe, maghanap tayo ng pharmacy na mabibilihan ng PT. Tapos, nakakayamang sabihin na may dala kaming arinola dito. Ang aming magic arinola dahil dun ako magsi-CR kasi sarado pa yung Vista Mall pag ganung oras. So, ayun lang. So, we're here na guys. And wala pa tayong nakitang drugstore. Pero meron dun sa malapit, baka mamaya bukas na yon. So, yan. Magpapark na lang tayo. Nakita ko medyo may pila na rin. Kung pang 20 tayo nung nakaraan. Ayan, parang mga nasa pang 30 na tayo. Pang 30 na tayo. So, dapat makapila na agad ako. A few moments later. So please bear with me kasi kailangan talaga natin itong i-check for safety purposes. Siyempre, pag may baby tayo sa tiyan, hindi naman pwedeng basta-basta tayo magpapavaccine. Ang bantot. Ang bagal naman. Negative na siguro to, no? No. Hindi pa siya masyado ano, pero negative na siguro yan. So, uwi tayo. A little longer than a few minutes later. So, as usual, for the first step, bibigyan tayo ng registration form. And, syempre, after nun, sa registration area naman, pero dito, i-verify lang kung second dose ka, no need na dun sa mga first requirements like dun sa first dose. And then, titignan yung vital signs mo, and then counseling, kung kailan yung last menstruation mo, mga ganun. Then after na, i-verify lang yung mga sinulat mo dun sa form. Then, vaccination na. One eternity later. Medyo makakdi daw yung kanyang balika.
dilim. Wala man nakikita. Ayun, speed 40. Ayun po, hindi siya. Sakura Bridge, wala pong kuryente. Walang Meralco. Sabihin mo, magandang gawin po, sir. Alam na yun. Hindi. Kitala naman talaga nila yung sasakyan natin, may. Aba, si Consibud pa na dadaan. No! God, please, no! No! Hi, guys. Ayan. So, nakauwi na tayo ng bahay. Time check is 1:35 PM kasi 10:30 na tapos kami, 10:15 ata yun, then 10:30 nasa daan kami. Pagdating ng, kumain lang kami sa mga inasal. And after nun, nag-grocery kami kasi nga wala na rin kaming stocks. And ayan, kakatapos ko lang mag-ayos ng mga stocks, naglinis ng bahay. Kung makikita nyo, yung bahay namin empty pa talaga siya. Kaya hindi pa rin ako makapag house tour para dun sa ibang mga nagre-request ng house tour. And ngayon lang ulit ako nag-out kasi gusto ko sana personally mag-thank you sa inyong lahat kasi sobrang na-overwhelm kami dalawa ni Rodney sa lahat ng mga kind words and lahat ng mga magagandang messages, mga inquiries na natanggap namin. Alam nyo ba na parang simula ng pinost namin yung bahay namin nung ginagawa siya, every day hindi kami nawawalan ng mga inquiries about dun sa contractor namin, sinong gumawa ng bahay, and kung pwede ba silang magpagawa. And humingi ako ng apology sa inyong lahat kung hindi man kayo lahat agad-agad nasasagot. Kasi sobrang dami talaga, parang sa isang araw, 3 to 4 messages yung nare-receive namin through Facebook and pati dun sa YouTube channel. Kasi sa YouTube channel nga, onti pa yung mga nagme-message. Tapos minsan parang 3 days na bago ko siya nabasa. Pasensya na po. Pero yun, sinisikap naman namin na mabasa po lahat. Kasi parang yung iba ata, nakikita naman nila na dun sa YouTube channel ko na sa comment section, nandun naman na yung Facebook account ni Rodney and yung Facebook account namin para dun po kayo mag-inquire. And sobrang dami nga po namin nare-receive na messages and pasensya na rin po dun sa iba na hindi namin masyadong yung sinasabi talaga namin na hindi namin kaya yung project kasi nga ang layo, yung iba more on Batangas and Bulacan area, meron pa nga si Madam, kanimutan ko kasi na yung mga names, pasensya na. Meron pa si Madam, pinipilit na talaga ako na baka pwede sa Bulacan area. Kaya lang kasi, syempre, alam nyo naman po na bago pa lang. Meron na rin kaming mga projects na naka-line up. So, kung hindi po namin napagbigyan or, ano bang tawag dito? Hindi po namin kayo na oohan dun sa mga request. Pasensya na po, pero sana po sa mga susunod lumago po yung ating negosyo eh. And isa nga doon yung hindi namin nauuuhan yung sa Bulacan area kasi nga malayo siya talaga and si Madam talaga willing siya, OFW kasi siya, willing siya na magbayad ng fare namin kada pumupunta daw kami doon sa Bulacan para lang tanggapin namin yung project. Kaya lang syempre kami po kasi hindi naman po kasi kami laging pera lang, alam niyo yun, yung pag ginawa namin yung isang bagay, gusto namin yung puso, yung isipan, nandun talaga sa isang bagay na yun. Kaya lang kasi, hindi kasi talaga kami makakapag-commit kay Madam na kaya namin yung gawin. Kasi nga malayo kami, nasa Cavite kami, and yung project is nasa Bulacan. Eh, hindi pa naman ganun kalaki yung network namin para gawin yung project ngayon. So, ang inoohan lang po sa namin sa ngayon ay yung mga projects na nandito po sa Idesha. And dito sa mga kalapit ng Dasma. Yun. Kung yung iba naman po, yung sa may bandang Batangas, mga ganyan,
sinisikap naman po namin na i-recommend kayo dun sa aming ibang mga kakilalang contractor na trusted talaga namin. Kasi ayaw din po namin na mag-recommend kami basta-basta ng mga contractors na hindi naman kami sigurado. And alam ko naman na kami yung mapapahiya dun. And yun po yung ayaw na ayaw namin ni Rodney, yung mapapahiya po kami. And so kung yung iba po sa inyo ay napunta dun sa mga contractors na senior namin and ano tawag dito? Nirecommend namin eh yung nasisigurado po namin sa inyo na yung mga contractors na ito po ay mapagkakatiwalaan po namin. Diba, sabi ko nga po doon sa isang client ko na ongoing construction ngayon, dibali na po na sa akin masira ang contractor na yan, wag lalang po sa inyo. Kasi unang-una, pangalan po namin yung tinataya namin dito sa pagre-recommend na to. And syempre, kapag ka nasira yung client namin, hindi naman si contractor agad yung batuhan yan eh. Kumbaga kami po agad. Kasi kami yung nag-recommend sa kanila and sabi namin, trusted namin kayo. And then, kung masisira kayo sa kanila, kami yung unang-unang babatuhin ng client. So, yun po. Yun lang po yung masisiguro namin sa inyo. Lahat po ng clients na binibigay po namin, lahat po ng mga contractors na nire-recommend po namin sa inyo ay trusted namin, kilala po namin, and alam po namin na maganda yung gawa. So, sana sa mga susunod na araw ay makasama ko pa rin po kayo. And sobrang thank you po. Yun lang naman yung purpose ko kung ba't po ako nag-outro ngayon. Kasi sobrang tagal ka nang hindi nag-outro. Parang simula nang lumipat kami dito sa Edesha, hindi na ako nag-outro. Pero yun nga, dahil gusto kong magpasalamat sa inyo personally, wala man si Rodney ngayon kasi andun na naman siya sa business, sa isa sa mga business namin. Baka po isipin niyo mayaman na po kami, hindi po kami mayaman na kasi yung mga iba pong mga business na pinagkakaabalahan namin ngayon ay tinutulungan lang din namin yung mga pinsa namin. Like po, sa pag-apply niyo ng Meralco, kasi dito sa Edesha, ang mga bahay dito ay wala pa ang Meralco. So, isa po kami doon sa kumukuha ng mga clients and nire-recommend doon sa aming pinsan kasi sila yung talaga yung contractor doon and yun, nire-recommend namin para sa kanila magpagawa ng metro, mag-apply sa Meralco. Ang gulo-gulo ko na, no? Hindi ba sa'yo yun po yun? At nandun si Rodney ngayon kasi nagkakabit sila ngayon ng meter base para doon sa dalawang clients namin. And thank you po, sobrang thank you po. Kasi sobrang dami po naming mga natanggap na blessings nitong last 2 months ng pagtira namin dito sa Edesha. And nakaka-happy po isipin na sobrang ganun po kalaki yung nagiging tiwala nyo sa amin. And thank you so much po. So please don't forget to like, subscribe, and click the bell button of this video and my YouTube channel para naman updated ka sa mga susunod na mga vlogs. Abangan nyo po yung house tour ko, siguro mga ano pa yun, next year. Kasi nakita nyo naman, oh, yung kwarto namin wala pa naman talagang laman. And gusto ko nga po, dun sa isang nag-comment dun sa vlog ko na pag shinare po namin itong bahay ay buo na po, puno na yung mga gamit, ganun. May maishishare na talaga ako sa inyo kasi nakakaya naman empty. Nag-empty house tour tayo na nakaraan, tapos empty pa rin yung ipapakita ka sa inyo. So, yun lang po. Thank you. Bye-bye!